Sasampahan ng criminal charges na ang kapulisan ng kapatid ng 14 na taong gulang na batang babae matapos matukoy na ito ang salarin sa pagkamatay ng minor de edad na si Jacqueline Riponte sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Kansuhong, Talisay City noong April 26, 2024. Kinilala ang kapatid na biktima na siyang suspect na si Edwin Riponte kung saan patuloy na pinaghahanap matapos tumakas at nagdago dahil sa kanyang nagawang krimen at kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isasampahan pang kaso laban sa kanya. Samantala, dalawa pang suspect ang sangkot sa pagkamatay ni Jacqueline, ang mag-ama na sina si Johnny at Jonelyn Gamana na sinasabing sumira sa crime scene upang matago ang totoong nangyari sa krimen. Naharap sa kasong obstruction of justice at kasong accessories of the crime ang ipinataw sa kanila matapos na itinago ang armas at bala sa malapit na pinangyarihan ng pamamaril. Sa ngayon, na-recover na ang armas at isinailalim na sa ballistic examination. Binigyan din ng opisyal na mali ang unang inilabas na pahayag ng pamilya ng biktima, kung saan natukoy nilang may pumasok sa kanilang bahay at ipinalalabas na pinasok ang kanilang bahay ng isang magnanakaw, ngunit malayo ito sa katotohanan. Dagdag pa umano'y sinira ang pintuan para suportahan ang kanilang pahayag na pagnanakaw ang motibo, ngunit ang totoo ay aksidenteng napatay ng nakakatandang kapatid nitong lalaki. Bukod dito, nakuha rin ang CCTV footage kung saan maririnig ang usapan ng mga akusado habang nililinis ito ang pinangyarihan ng krimen. Kung matatandaan na nagsagawa ng malalim na investigasyon ang Talisay City Police Station na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Efrem Baguyod, ang hepe sa kapulisan ng Talisay, matapos mabatid na may hindi tama at hindi tumutugma sa pagkamatay ng biktima. Kasuhan natin ng homicides, illegal of possession of firearms, yung may-ari ng baril, ay kapatid ng biktima. Sa pag-respond din natin, pagkakanda ng katpuso, na-recover natin yung alleged firearm na ginamit. So that is subject for ballistic. Yung firearm na ginamit, na-recover natin doon sa isang na-arrest natin na siya yung nag-conceal ng firearm after that incident. Kakasuhan nga po natin siya ng obstruction of justice at saka homicide, accessory po siya doon sa crime. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Efrem Baguyod, ang hepe sa Talisay City Police Station. Mula rito sa lungsod Taluigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.